mga kasama. Gandang araw sa inyong lahat. Nandito uli ako sa aking vlog. Ito ay tungkol sa pagbabarko. Sa ito sa naging kaganapan din ng aking buhay. Pakikita ko ngayon ang isang barko. Ito ang barko ng aking anak. Sa ngayon, umboard si John. Nasa engine room din siya. Father like son. Tara, pag-usapan natin. Ang barko ay passing Swiss Canal. Sa hindi pa nakakaalam, ito ang pinakamahabang kanal sa buong mundo. Mga 50 ship kada araw ang nagpa-passage o nagko-cruising sa kanal. Ang Swiss Canal ay isang waterway shortcut between Mediterranean Sea at Red Sea. Kung walang kanal, the ship bound to Europe from India aabutin ng 34 days ang navigation o biyahe. May bilis na 16 knots kasi iikot pa ang barko along African continent. Sa bandang kanan, starboard side, na dyan ang Middle East at Asia at madami pang bansa. Sa bandang kaliwa naman, port side, na dyan ang Sinai. Sinai ang pag-usapan natin. Ang bundok ng Sinai, magkatabi lang ang Saudi Arabia. Dito, ibinigay kay Moises ang Ten Commandments at dito din, sa dagat ng Nueva Cruz in the Red Sea, hinati ang dagat, makasaysayan ang bansang Egypt. Pag-usapan natin sa next episode para lalong tumibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Balik tayo sa Swiss Canal. Ang pagdaan at pag-cruising ng barko na ang biyahe mula India to Europe, hindi dumaan sa kanal, 34 days. Pag dumaan sa kanal naman, 19 days lang ang biyahe. Pero may bayad ang pagdaan sa kanal. Pera ang usapan dito. Estimated lang, $185,000. Depende sa laki o gross tonnage kung at kung ano pa ang karga. Wow, ang laking pera nito. Ito ay mapupunta sa Egypt government kasi kanila ito eh. Ganun pa man, ang pagdaan sa kanal ay makakasave ng time at fuel consumption ang isang barko. Taong 1984, umboard ako sa isang barko. Dumaan din at nag-cruising din sa kanal. Makitid pa lang ito noon. Dahil sa tuloy-tuloy na dredging, excavation, ito na ang kanal ngayon. Ang kanal ay may 193 kilometers long o haba at 205 meters wide at 24 meters deep o lalim. May travel time na umaabot na 16 hours bago maka-exit sa southbound transit. Pinapayagan lamang ang bilis o takbo habang nasa kanal ng 13 to 14 kilometers per hour. Hindi pwede ang mabilis kasi may kumboy. Sunod-sunod ang barko. Araw-gabi ang navigational operation dyan sa kanal. Bawal ang tumirik dyan sa kanal. Dahil hamakin mo lahat ng barko ay nagbayan ng ganung kalaking halaga. Tapos makakaabala lang at hindi makakadaan ang lahat ng barkong dadaan. Ay naku. Kaya kunting ingat pag dumadaan sa kanal. Mula sa entrance ng port side Egypt, bago mag-cruising, ang pilot ay mag-i-embark kasama ang mga makakatulong niya. Ang pilot ang magnanavigate sa barko habang nasa kanal at magdi-disembark lamang ang pilot pag naka-exit na. Pagkatapos nito, ang barko ay tutuloy na sa kanilang destination. Mga kasama, bye-bye na. Sa next vlog ko na lang ulit. Ingat!